the danger of compromise. Manalangin tayo, Dakilang Diyos, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na muling makikinig na iyong salita. At patuloy mong ipaalala sa amin ang mga bagay na nararapat naming bigyan ng higit ang pansin sa buhay namin. Ipuhin mo ang mga kapatid namin na first-timer po na nakasama namin sa lugar nito, na magpaunawa ko sa kanila ang tunay na paglilingkod sa Dakilang mong pangalan. Maraming pong salamat. Ibinabalik po namin ang mayamang papuri at pasasalamat sa Dakilang mong pangalan na si Jesus ng lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Baka mapula tayo mga kapatid. Hallelujah. So, mula sa ating binasa, mga kapatid, no? Ay maliwanag na tayo ay ano, nararapat na sumunod. Saan? Sa lahat ng mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Pag sa aming lahat, amen, hindi po yung ilan lang ang gusto nating sundin. Sabi ng Biblia, lahat ng utos ng Panginoon, mga kapatid, ay ating pong sundin. At ang sabi, ang ganyan mga instruction, mga kapatid, ay nararapat nating maingat na ito ay ating sinusunod. When we say compromise, mga kapatid, next time, to compromise is to make concessions or accommodations for someone who does not agree with a certain set of standards or rules. Yan po ay mula sa online dictionary, mga kapatid, ano? Na kung saan ang definition po ng compromise, ibig sabihin po nito, ito ay pagpapahayag, mga kapatid, sa mga bagay na normally tinatanggihan mo dapat. Pero dahil nakalipag-compromise ka, yung bagay na dapat na tinatanggihan, mga kapatid, ay ano? Tinatanggap mo. Yung bagay na hindi dapat na pinag-iisamahan, ay ano? Pinag-iisamahan mo. Yung mga bagay na labag sa iyong moral conviction at mga paniniwala, mga kapatid, na kontra doon sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan, pero pagka ikaw ay nakiayon doon sa mga tao na piling kang binadala doon sa kanilang mga ginagawa, nakikipag-compromise ka kung ikaw ay sumusunod doon sa mga bagay na iniaalok sa iyo. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Kapag sinabi ng compromise, next slide tayo. Ito po ay ano? Paniniwala na kontra sa Biblia. Kapag ang paniniwala natin, mga kapatid, praise God, ay ano? Hindi sangayon sa Biblia. At yung bagay, mga kapatid, na hindi ayon kapag ginagawa mo, tayo ay nakikipag-compromise. O kaya, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. Yan ay compromising, mga kapatid. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, ano? Pag tayo ay sumasama sa mga grupo na walang maayos na dulot sa buhay natin, tayo ay nakikipag-compromise. Pag hindi na bubunga ng maganda, mga kapatid, dapat, anumang bagay na hindi magbubunga ng maganda, huwag mong sasamahan. Okay. Salamat po sa mga bisita natin, mga kapatid. Yung mga tao nag-invite sa kanila, yan ang magandang samahan. Yan ang mga taong dapat sinasamahan. Alam niyo bakit? Sapagkat yung mga taong nagdadala sa iyo dito sa lugar na ito, inilalapit ka nila. Amen po ba? Inilalapit po tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya, kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo na wala kang inalaman sa purpose ng Diyos, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, yung bagay na ginagawa mo ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Kung hindi, yun ay hindi naayon sa purpose o layunin ng Diyos. Kapalagay mo, kapatid, yung ikaw ba ay nahinginig ng kanyang salita, purpose ba ng Diyos yun? Amen? Purpose ba ng Diyos yun? Na tayo ay mga pakinig ng kanyang salita? Yes! Purpose.
ng Diyos, mga kapatid. Ginawa niya, sapagkat sa pakikinig ng salita ng Panginoon, doon darating yung pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? Yung pananampalataya, praise God, na pinalulundan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya alam nyo, ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nagsisihanap sa Kanya. Kaya kung ikay na Panginoon, at ang layunin mo ay hanapin ang Panginoon, alam nyo sabi ng Biblia, pag hinanap mo siya, masusumpungan mo ang Panginoon. And I believe, mga kapatid, praise God, na sa lugar na ito, ay nasumpungan po natin ang Diyos sapagkat narito ang mga salita ng Diyos. Palapagan nga natin si Lord. Amen. Praise God. Tignan nga natin yung next thing. Ang sabi po dito, sa palagay mo, meron ka bang questionable na paniniwala o paggawa, pagsama? Amen? Sa mga bagay, mga kapatid, na kung saan alam natin na oppose sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hebrew chapter 11, verse 25, sinasabi po rito, mga kapatid, next slide tayo. Ang sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 25, amen, na itong si Moises, mga kapatid, ano, mas pinili niya na siya ay ano, i-persecute, dumanas, mga kapatid, amen, ng oppression, praise God, kasama ang bayan ng Diyos, sa kabila ng lahat na may magandang alok sa kanya, ang Egypt, mga kapatid, yung mga treasures of sin, mga kapatid. Sa kabila ng mga bagay na yon, mga kapatid ay ano, hindi po niya ito tinanggap. Hindi siya nakipag-compromise, mga kapatid. Halimbawa, may pagyayaya sa iyo, delivery ka, wala ka tiyagas na sin. Ha? Sabihin mo, ano gusto mong inumin? Ang bahala sa iyo. Praise God, no? Libre, mga kapatid. Eh, sabi ng Biblia, ang katawan natin ay templo ng Diyos. At ang katawan ito ay nararapat na maging banal. Ang katawan ito ay hindi dapat nilalagyan ng mga espiritu na ang kinaroroonan ay kaguluhan. Amen. Kapag naroon tayo, mga kapatid, praise God, sa lugar na kung saan kinaroroonan ng kaguluhan, hindi kalooban ng Diyos niya. In a way, because our God is a God of peace. Ang bawat tao na humihilala sa Panginoon ay peaceful. Dahil magsabing peaceful. Peaceful. Amen. Ang mga tao na humihilala sa Panginoon, mga kapatid, praise God, ay tao hindi pinagmumula ng kaguluhan. Diba, hindi ka nagiging sumi ng barangay? Ha? Sino kaya sa atin dito sumi ng barangay? Kasi dami pinapapatawad ng pinahan. Dahil lagi may nagsusumpong, hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Instead, tayo dapat ang pinapatawag ni Kapitan para payuhan ng mga magbulo sa barangay natin, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Praise God, tayo po yung nagiging example, mga kapatid. Praise God. Nang totoo, makikilala sa Diyos, e nga na kahit alupin ka pa ng kahit anong kasalanan, hindi mo tinatanggap sapagkat ayaw mo na magkagalit yung Diyos na pinagiling mo rin po. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Huwag tayong tumanggap sa mga pamandalian o pansamantalang kaligayaan sa mundo ito. Tanda natin, lahat ng pleasures, lahat ng kalayawan mayroon sa mundo, mga kapatid, ay pansamantala lamang. Pero ang hindi alam ng marami, yung pansamantalang kaligayahan ay magdudulot ng resulta ng walang hanggang kaparusahan. Imagine yun, mga kapatid, hindi mo alam yung bagay na yun. Nag-i-enjoy ka, mga kapatid, sa kasalanan. Akala mo, pag namatay ka, okay na. Wala ka ng problema. Nagkakamali ka, kapatid.
sakit, sapagkat after ng kamatayan, may paghuhukom. Lagi magsabi namin, praise God. Kaya dito po, kagamapatid, sa aklat ng Colossians, next time, ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, don't let anyone capture you with empty philosophies. Maraming mga tao mahuhusay mga dila. Maraming mga tao mahuhusay mga kapatid na yung baluktot pinutuwid. At yung tuwid pinabaluktot mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga tao na ang gabirat, okay lang yan, kapatid. Basta may Diyos ka, okay lang yan, maglasing tayo. Okay lang yan, mambawali tayo. Okay lang yan, magsugal tayo. Okay lang yan, mag-drugs tayo, basta may Kristo ka. That is philosophies. Eh meron pa lang magangarap, okay lang, magmura ka. Kasi nasa apakada naman daw yun. Gagegi. E pag sinunod mo yung isaga, eh nasa apakada naman yun. Mga kapatid, hindi porke nasa apakada, gagamitin mo bilang katwiran. Para mang-degrade ng tao. Para mang-alipusta ng tao. Pero dahil sinasabi na okay lang yan. Kasi nasa alpabeto. Mga kapatid, hindi tamang pilosopiya. Kasi kung gagamitin natin yung ganong klaseng pilosopi, mga kapatid, eh okay lang pala kung walang kasalanan. Kasi ang kasalanan nasa mundo. Praise God. Hindi po lahat ng kapiran o philosophy ay totoo. Praise God. Alam niyo po, ang demonyo po ay nag-aanyaya sa mga tao, mga kapatid, no? Na mamuhay sa kalayawan ng laman. Mamuhay, mga kapatid, sa kalayawan, amen, na malamata at maging pride o proud sa sarili, mga kapatid. Alam niyo, ang Diablo, tinutukso tayo na mag-compromise sa kalooban ng Diyos. Hindi nagbabago, mga kapatid, ang plano ng Diablo. Kung paano niya tinukso si Eva at Adan, patuloy niyang tinutukso, lalo na ikaw. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw yun. Lalo na ikaw, amen, na naglilingkod sa Panginoon. Lalo na mamaya si Brother Ray at si Brother Mark. Aba, aabangan kayo ng Diablo. Tingnan mo na, mukhang nahihila itong mga kampot ko eh. Gagawa siya ng paraan para next week hindi ka nababalik dito. Oh, salamat kay Lord. Pwede ka sa akin na nga ako, ha? Kay Lord ka na nga ako. Amen. Babalik tayo dito, mga kapatid. Alam niyo bakit? Bakit tayo babalik? Kasi dito may kapayapaan, mga kapatid. Dito may presensya ng Diyos. Everyone say amen. Wala sa mundo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa lugar na ito, mga kapatid. Dati magsabi na namin. Now, punta tayo mga kapatid sa dahilan. Bakit? Next slide. Ayaw. Bakit nga ba dangerous ang compromise? Yan ang magandang tanong. Bakit mga kapatid dangerous ang compromise? Alam nyo kung bakit dangerous po yan? Dahil ito po ay pagsubay sa nais ng Diyos. Kung alam mo po yung danger, pagsubay sa nais ng Diyos. At bawat pagsuway sa nais ng Diyos ay may katapat na parusa. Ayan, hindi namin alam yan, no? Parang ang kasalanan po, parang credit card. Enjoy now, pay later. Diba? Credit card. Sige, umuta ka ng umuta. Agad hindi umaabot yung credit card limit mo. Sige lang. Pero pagdating ng pagbabayad, doon ka pahihirapan. Ang compromise, mga kapatid, by definition, ay hindi, kumbaga, hindi po ito
agad-agad loob na pagtalikod sa Panginoon. Kumbaga, unti-unti po na hindi mo alam na mamalayan. Hindi mo na mamalayan, ang sarili mo unti-unti, amen, na papalayo sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag ka nakikipag-compromise tayo, mga kapatid, sa mundo, hindi natin alam trap ng diablo yung bagay na yun para tayo ay malayo sa Panginoon. Si Satan na parito para ano, pumatay, pumuksa, at mamasa. Yun ang ginagawa ng diablo sa buhay ng isang tao. So dito po mga kapatid, yung mga bagay na pagtanggap ng paunti-unti sa mga mali. Okay? Dahil saan, mga kapatid, na ang sinasabi ng compromise ay pwede ka namang maging Kristiyano na meron ka bisyo. Okay lang. Kasi, naidulo naman din ang reliyon. Pagka ikaw ay pumasok dito, ikaw, ligtas kayo! Kapatid, ang reliyon, hindi po paraan para maligtas. Kaya maraming religious mga kapatid, paglinggo banana. Pero pagkatapos, amen, sumamba, ang hawak, si Tanwal. Ang emperador, mga kapatid, amen, ang hawak-hawak. Pero pagka-araw ng linggo, mga kapatid, parang banal, mga kapatid, ano? Praise God. Pero after ng pagsamba, after na maging devoto, tapos ng devoto, devote na. Oh, kasi ang hawak, mga kapatid, markang demonyo. Nung pumasok sa simbahan, ang hawak, amen, Biblia. Pero after, mga kapatid, sumamba, ang hawak, markang demonyo. Mga kapatid, no? Sabi nila, okay lang yan. Kristiyano ka naman eh. Okay lang yan. Kahit may pinatagong kasalanan. O mga kapatid, may mga tao ganyan. Okay lang yan. Yung sinasamahan ay mali, mga kapatid. Praise God. Pero ang nasa isip ko, eh, meron naman akong Jesus eh. Yan ang katwiran ng maraming. Basta ako, may Jesus. Ay, ako mga kapatid, kailan mo nakita si Jesus uminom? Yes, buwa siya ng anak, pero hindi po. Hindi po ordinaryong alak yun, mga kapatid. Kaya kapira ng mga lasente, eh, baka si Jesus gumawa ng alak. Ah, oh, basta ang alak na inumin natin, ginawa ni Jesus, uminom tayo ng uminom. Alam niyo kung bakit? Kasi yung alak na ito ay napakasarap. Hindi yung alak para pagdalasing ka ng aaway ka. Hindi po yung alak na kapag kadalasing ka, mga kapatid, nangahamon ka ng aaway. Ang tapang-tapang mo. Praise God. Hallelujah. Hindi yun, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya, dito po, mga kapatid, sabi na okay na naman. Compare mo ang buhay ko sa iba, mas bait naman ang business sa kanila. Sabi nila, mga kapatid. So, in general, we could say that we can compromise on preferences, not on principles. At dito po, mga kapatid, sa mga pagkagusto, pwede naman, pero hindi even sa mga prinsipyo, mga kapatid. Alam nyo, may pangyayari sa Bible, mga kapatid. Na itong si Achan, kilala nyo ba si Achan? Si Achan, mga kapatid, ay nag-violate sa instruction ng Diyos. Eh sabi kanina, we must carefully to follow yung kanya mga instruction. Huwag tayong lalabag sa mga instruction na yan. Ang Biblia ay punong-puno ng mga instruction. Ang layunin ng instruction kaya ay para huwag kang madisgrasya, huwag kang mapahama. Imagine mga kapatid, kung ang kalsada natin wala mga signage, kung ang kalsada natin mga wala po traffic lights, mga kapatid, paano kung ang mga kalsada natin walang mga sign na itong lugar nito pasigisa? O matarin yan. O kaya slippery yan kapag walang mga instruction. Without instruction, people perish. Kaya kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos, para
hindi tayo madisgrasya, para hindi tayo nahulog sa patibong ni Satanas, mga kapatid. Kaya sabi ng scripture, my people are destroyed because of lack of knowledge, mga kapatid. Wala tayong kaalaman, kaya tayo napapahanga. Pero kung tayo ay punong-puno ng kaalaman ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo kaya tingin, praise God, akitin Satanas. Hindi po niya tayo kayang ilagay, mga kapatid. Huwag natin gayahin si Ethan. Amen. Dahil ang ginawa ni Ethan, next time natin, kapatid, para makita natin dito. Amen. Kung ano, muna. Okay. Praise God. Dito muna tayo, mga kapatid, sa aklat ni Joshua. Okay. I-quote muna lang sa inyo, mga kapatid, alam. Ni Ethan na kung paano dahil sa kanyang ginawa, ano ba ginawa ni Ethan? Meron siya ninakaw na para sa templo. Amen. Yung mga bagay na pala na binubukod ng Diyos, hindi dapat natin pinakikilangan yun. Because lahat ng ito, lahat ng bagay na meron dito sa loob ng church ay holy. Lagi mong sabihin, holy. Banal po yan. No? Hindi natin pwedeng gamitin yan sa kamunduhan. Kundi ito ay nararapat na gamitin sa kapurihan ng ating Panginoon. So dahil sa kasalanan, ano nangyari sa mga Israelita? Sa bawat labanan nila, hindi sila nananalo. Alam niyo bakit? Dahil sa kasalanan ni Ethan. Now, bakit nga ba dangerous ang compromise? Number one, because the sin of compromise is costly. Sabihin natin costly. Costly, mga kapatid. Praise God. Mahal. No? Ibig sabihin, may katumbas na kabayaran. Yeah, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through, amen, Jesus Christ our Lord. Amen. Dangerous po ang compromise because the sin of compromise is costly. Amen. Ano nangyari? Ano ang nangyari? Sa Mark Shredita, lagi silang talunan, mga kapatid. Wala po sila, amen, panalo sa kanilang labanan. Because the anger of the Lord, mga kapatid, burned against Israel. Pangalawa, mga kapatid, amen, the downward spiral of the compromise. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? May dominant effect po ang kasalanan. Kapag si tatay bumigay, maapektuhan ang pamilya. Isang kindad lang sa'yo, Mother Ray, ibat si ba, at bumigay ka, wasa. Wala na po, bumigay na kayo. Bumigay na po ako eh. Praise God. Amen. Amen po, alam din po. So, ano ang ibig sabihin, mga kapatid? No? Kung saan, kung bakit, dangerous po ang compromise sapagkat, amen, kapag tayo po ay nakipag-compromise, mga kapatid, gaya po lang sinasabi ng Hebrews chapter 4, verse 13, itakan ng Diyos. Huwag natin sabihin na ang kasalanan, pwede itago. Walang pakakita. Paki-stay ka na pa. Hebrews 4, 13, sabi niya, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes. And He is the one to whom we are accountable. Lahat tayo ay may accountability. Lahat tayo ay ano? Akap sa hukuman ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. And then last, okay, last, mga kapatid. Why? Amen. There is danger in compromise, mga kapatid, because the penalty that is coming. Dahil mayroong kabayaran. Magbabayad ang tao, mga kapatid. May penalty, amen, ang tao sa kanyang kasalanan.
Dadalo ko sa inyo, kapatid, are you living in compromise? Tayo ba, bilang mananampalataya, patuloy pa rin ba tayo na nakipag-compromise? Amen po, amen. Huwag tayo mag-amen doon. Ibig sabihin, patuloy ba tayo nakikiayon, mga kapatid? So, panagawa ko masama, inaayunan pa rin po ba natin yung mga bagay na alam natin makakasama sa pag-ilingkod mo sa Diyos? Sa kasama ka pa rin ba ng mga tao? Dapat ikaw mag-aakit sa kanilang patungo sa daan ng kaliwalagan ni Kristo o ikaw ang inaakay sa kadiliman, mga kapatid? Huwag sanang mangyari. Dapat ikaw na lumalakad sa liwanag ni Kristo, dalhin mo ang mga tao ng titiliman. Dalhin mo sila sa liwanag. Amen. Sapagkat malulugod ang Diyos. Lalo na sa mga tao na lulubalik sa ating Panginoon. Amen. Kaya kung sa oras nito, sa mga bisita natin, nahandang tumanggap kay Kristo, bitawan na natin ang kasalanan at simulan natin hawakan ang Panginoon. Everybody say amen. Amen. Praise God. Alisin mo na yung anak. Alisin mo na yung suka. Alisin mo na yung yosi. Alisin mo na yung anumang bagay, kapatid, praise God, na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kung sabihin ko, bilang naman yung pastor, basta may Jesus ako. Hindi po sinasakayunan ng Panginoon yung ganoong kadwiran. Praise God. Ang tao may Jesus. Amen. Makikitangan mo ng totoong namubuhay sa kalooban ni Jesus. Sabi, dapat we are carefully following the instruction, amen, of our Lord Jesus Christ. Marami tayo mga dapat narinig ng mga instruction. Hindi natin ito kaya, amen, praise God, bitanyahin sa isang araw na kagamitin. Amen. Habang ikaw ay sumusunod kay Kristo, malalaman mo ang mga instruction ng ating Panginoon. Kapatid, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi ng Biblia, binili tayo sa halaga. Kaya, luwalhatiin ninyo ng inyong mga katawan ang Diyos. Amen! Hallelujah! Kung dati natin, ang katawan ito, iba ang napaluluran. Pero ngayon, meron na tayong tamang pinaluluran. At yan ay ang ating Diyos na pinanilinipuran natin. Amen. Lati magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Lord. Ang Diyos sabi na Isaiah, dalawang slide tayo kapatid. Matatapos po tayo. Pati slide sa back. Yan. Ang sabi po ng Isaiah, chapter 65 verse 10, Sharon, hindi Sharon kamenta. Sharon will become a pasture for flocks. Sharon is a place, green pasture, mga kapatid. Amen. Na kung saan, magiging pasture, amen, para sa mga tupa ng Panginoon. And the valley of Achor, ano, sabi niya, a resting place for birds. Para kanino po ito? Resting place para sa kanyang bayan na humahanap sa kanya. Kapatid, ang mga tao hinanap ang Diyos na kasuso ng resting place. Dati mo sabi ni Jesus, sabi ni Jesus pagkakapatid, come, lumapit kayong lahat na nangabibigat ang lupa. Praise God. Kayo mga dadalang parang mabibigyan. Ang sabi ng Panginoon, amen, kayo ay aking papagpahingan. Yan taong Diyos, kahit may problema, hindi siya affected.
hindi po siya nakikipag-compromise sa mundo, mga kapatid, no? Alam niyo, ang Linggo, hindi dapat kinakompromise niya. Ang Linggo, para kay Lord talaga niya. Amen. Amen. Ang ipagpalit ang araw na ito, dahil lamang may isang taong dumating. Pinagpalit mo yung tao. Pero yung Diyos, mga kapatid na nagbigay ng buhay sa'yo, pinaliwala mo. Father A, hindi ka nagsayang ng oras. Hindi ka nagsayang ng panahon. Father Mark, hindi ka nagsayang ng araw at panahon sa araw ito. Sapagkat ito yung pinakamahalagang araw na pinigyan mo ng panahon sa buhay. Salamat. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Lahat. Amen. Nawa po sa lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayo mag-compromise sa sistema ng mundo. Yes. Kaya sabi ng Romans chapter 12, verse 2, be not conformed of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Amen. Hallelujah. Hindi po natin dapat kino-compromise, mga kapatid, ang mga bagay na napakahalaga. Hallelujah. Kaya kung tayo po, sabi nga po, nakakasumpong tayo o makakasumpong tayo ng resting place. At wala pong ibang lugar para tayo ay makasumpong ng kapahingahan, kundi sa piling ng Diyos. Amen. Pumili tayo, mga kapatid. Let's meditate the message of the hour. Sabi, mga kapatid, ng mensahe about the danger of compromise. Delikado po, mga kapatid. Sapagkat, amen, may paparating na pag-usa sa mga taong hindi tumalima sa salita ng ating Panginoon. Walang hanggan na kapagsahan. Walang hanggan na kawalan ng kapayapaan sa mga tao nagbaliwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngunit sa mga nagbigay ng pahalaga o nagpahalaga sa salita ng Diyos, meron tayong dakilang regalo mula sa Panginoon at yan ay makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung panahon para talikuran ang ating mga kasalanan. At ito yung panahon para magsimula tayo sa bagong buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa tulong ng mga taong dinadala kayo sa katwiran ng Diyos, patuloy niyong masusumpungan ang katwiran ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, kami nagpapasalamat ng ilang Diyos sa iyong salita. Tunay po na kung kami ay hiwalay sa iyo, hindi namin mararanasan na kami mabuhay sa kapayapaan. Salamat ng ilang Diyos sapagkat ang iyong mga anak ay tunay po na nasa pamumuhay na hindi po nagugurumihanan. Alam po namin maraming mga problema sa mundong ito. Subalit, Panginoon, salamat po sa pagkakamilalaan namin dahil meron kami, Panginoon, na pinagkakatiwalaan na kahit ano po ang nangyayari mulo sa mundo ay hindi po kami maapektuhan at anumang maguluhan sa mundong ito sapagkat kami ay nasa iyong mga mamahal, Panginoon. Lord, we pray, Father Ray, Father Mike, and the rest of your people inside this church of God. We pray, Lord, na patuloy kang mamuna sa amin lahat. Hallelujah! Patuloy kang mamuna sa lahat ng iyong mga lugod. Tulungan mo nawa ang mga taong patuloy na iyong tinatawag upang patuloy na mahayag ang iyong kalungabay sa kanilang buhay. We thank you, God, and we thank you for the privilege, Lord, to be your sons and your daughters. Salamat po. Tulungan mo kami
at wala kaming ibang itataas pagpupurihan kundi ang kanilang pangalan o lamang na si Jesus. Hallelujah! Praise God! Salamat Panginoon sa iyong mga gilalit at sa iyong mga pagpapa. Hallelujah! We thank you, Jesus. We glorify your holy name. Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Praise God! Hallelujah! Before we go, mga kapatid, we go back home. Harapin niyo yung katabi mo, yung katapat mo. Yan. Sige, pag-i-stay mo, kapatid, may tanong lang tayo dito. Okay, pwede, pwede ba, tanong lang natin sa kanya, bakit kaya costly ang compromise? Yung pangalawa, ano ang mangyayari kung papabayaan ng Lord ang isang anak niya na namubuhay sa isang anak? Pwede po, pakiyan mo. Pwede po, tanong mo sa akin. Pero kailan ka. Sige po. Sige, dala-dala mo lang. Matagal po kung mag-grooming tayo. Muntik tayo ng ilang minuto. Pwede po. Personal lang. Kaya kapatid, ano? Sige. Pwede kayo mo po. Kaya kapatid, group under po ito. Para pag-uwin nyo, nag-exam po ito, kaya kapatid, ng ating relationship.